Ito sa hindi marunong magluto, nakagaya ko at magaling kumain. Actually po, na natatawa lang talaga ako sa mga nababasa kong mga quotes, no? Na kung saan, syempre alam naman natin, gawa-gawa ng tao lang, no? So, kung narinig nyo rin yung video ni Pastor Ed Lapis, no, na hindi lahat ng nakalagay sa Biblia ay i-apply sa ating mga sarili or buhay. Kasi nga, ang mga sinusulat din ng Biblia ay gawa-gawa lang din ng tao. So, ganun lang din yung mga nababasa mo sa quotes, no? Hindi po lahat ng nababasa natin sa quotes ay paniwalaan natin at i-apply sa mga buhay natin. Gaya no, natatawa lang ako yung post niya na yung babaeng hindi marunong magluto ay malas ang asawa. Grabe, grabing naglagay nun. E paano ngayon ako hindi ako marunong magluto? Diba? Hindi naman malas asawa ko. Di ba? Hindi malas asawa ko, hindi ako marunong magluto. Alright? Okay? So actually, appreciated ko yung mga magagaling magluto na mga babae. Pero hindi naman ibig sabihin magaling kang magluto, swerte ka na at hindi marunong magluto ay malas na. Unfair naman yun, di ba? Ika nga, sabi ko nga eh, hindi ako marunong magluto, pero may pambili naman ako ng gusto kong lutuin. Eh kung ikaw magaling magluto, tapos wala ka namang pambili sa gusto mong lutuin, abay, anong tawag dun? Hindi ko pwedeng sabihin malas kasi parang ang pangit naman, no? Kasi ako hindi ako niwala sa malas. Medyo iba lang talaga ang diferensya na hindi man ako marunong magluto, pero kaya kong bilhin yung gusto kong kainin at gusto kong ipaluto at may nagluluto sa akin. Kaysa naman, napakagaling mong magluto, pero wala ka namang pambili ng lulutuin at ikaw laging nagluluto. Nag-gets nyo? So, depende lang kasi yan talaga, no? So, hindi porket hindi ako marunong magluto ay malas na yung partner ko. Hindi porket hindi ako marunong magluto ay malas na ako or wala na akong silbing babae sa mundo. Hindi ganun, no? Kasi ibang usapan yun. Ibang usapan yun. So, ang dapat po nating gawin, no? Mas maganda mayroon tayong pambili ng ipagluto at marunong ka rin magluto. At mas maganda yun, syempre. Gustuhin ko rin yun, pero alam mo yun, pag wala ka na kasing oras, yung oras mo na babaling sa ibang bagay, let's for example, yung busy ka sa pag-aasikaso ng negosyo, usually, yung mga negosyante, yung mga mayayaman, hindi po yan nagluluto talaga hands-on na araw-araw. Nagluluto, almusal, tanghalian, hapunan, pinagluto ang pamilya. Of course not. Mayroon silang tagapagluto. Mayroon silang sinisilduhang magluto. Alright? So, siguro magluluto sila pag talagang trip nila, no? Pero hindi po nila ginawang trabaho ang pagluluto kasi ang trabaho nila ay gumawa ng pera para may pambili ng ipagluto or ipambili ng gusto nilang lutuin. Alright? So kung ikaw yung nakikinig dito, ano bang gusto mo? Magaling magluto pero walang pambili ng gusto mong lutuin? Or hindi naman magaling magluto pero kaya mong bilhin ang gusto mong lutuin at gusto mong kainin? Okay? So ikaw, anong gusto mo?